Eh, dahil brown out, kasi naman talaga ko ang nag-explore sa Tukulan and Spring Pool and Waigapurao. Before po ako nakarating ng Spring Pool, nakita ko po, nakaagaw pansin ang isa sa mga natatanging halaman. Okay? Ayan po yung tayabak. Ito po, yung nakikita po ninyo. Kaya nag-picture po ako, but hindi ko inakala, in-expect, na isa ito sa mga natatanging halaman at isa ito sa mga naitampok. Okay? Naitampok. Itong linggo, March 28 lang pala sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Hello, Papagayam! Welcome to DJ Encanto's channel. At kung bago ka pa lang sa channel kong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong video. Punta ka sa bonsai forest. Heaven nga raw para sa mga plantito at plantita ang antike dahil sa samut-saring klase ng mga puno, halaman at bulaklak na matatagpuan dito. Kabilang na ang bulaklak na nakaukit sa likod ng 5 pisong barya. Tumutubo ito sa mga sanga ng kahoy na parang piling ng saging. Humahaba ng 70 feet, tumitimbang hanggang 2 kilo at kadalasang kulay blue-green. Ito ang tayabak. Meron ito sa bakuran lang ni Thelma. Sinuwerte naman pong namulaklak siya after 3 years. Nagkaroon ng super typhoon dito sa Antique. Praise God na nakasurvive siya. What's up mga kakabsat, mga kagayem, mga kadua, mga kapwa ko Ilocano. Kasi kapag kakadua eh, iba yung pag-iitin. Kakabsat naman, ginagamit na yan ng ibang mga vloggers. Kaya naman, what's up Gagayem? Ginamit na yan ng isa sa mga sikat din na Ilocano vlogger. Alright, sa video ko pong ito ay nais ko pong i-share lang sa inyo na ngayong Semana Santa ay sasamantalahin ko ang pagkakataon na kumustahin na rin. At babalikan ko ang isa sa mga hindi ko inaasahan at inaakala na endangered species na pala ito ng halaman. And it's only, according sa mga researchers or mga pagpananaliksik ko kagabi sa YouTube at sa iba pang mga ano, ang tayabak or tinatawag po natin na jade vine ay only in the Philippine forest lang pala makikita ito. Kaya pala, yung pagpunta ko last Saturday dahil brown out, kasi naman talaga ko ang nag-explore sa Tukulan and Spring Pool and Waigapurao. Before po ako nakarating ng Spring Pool, nakita ko po, nakaagaw pansin ang isa sa mga natatanging halaman. Okay? Ayan po yung tayabak. Ito po, yung nakikita po ninyo. Kaya nag-picture po ako, but hindi ko inakala, in-expect, na isa ito sa mga natatanging halaman at isa ito sa mga naitampok. Okay, naitampok. Itong linggo, March 28 lang pala sa Kapuso Mo, Jessica Soho. At ito rin ay makikita pala mismo ang tayabak or jade vine ay nasa likod ng ating 5 peso coin o 5 pisong barya. Okay, kaya bukas, Biyernes Santo, sasamantalain po natin ang pagkakataon na magnilay-nilay at aalamin pa. Kasi mula sa nadaanan or sa lahat ng nadaanan ko na parte ng forest sa papunta sa Spring Pool, yun lang ang natatangi. Kasi Ilocano, magmagnanak yun din, nakadumugnak, nakita ko yung slabilit. Right? Yun nga, sabi ni Cass ni Jessica Soho, blue-green, nakakaiba. Alright, kaya nakaagaw pansin yun sa akin. Kaya naman, pinicturan ko yon and marami, pero dun lang sa part na yon, nag-iisa lang yon na part. Tikinadong nalabsak na kabambantayan mo ng forest, di siya lang tinakakita akmet. And it's real, siguro nga, real na talaga yung halaman na ito. Samahan niyo ako bukas, Biyernes Santo. For watching Papagayam. Kung nagustuhan mo ang video kong ito, huwag kalimutang i-share at abangan ang ating susunod na video.